Hi guys, mabuhay! Welcome back to our channel. This is Efren and you're watching Planting with Efren Grace. Ito naman ang inyong hardinerong kapitbahay na nagsasabing, tara, usap tayo! Hi guys, mabuhay! Welcome back. This is Efren and you're watching Planting with Efren Grace. Kamusta kayo mga kapamilya, kapuso, kapatid at syempre mga kapitbahay? Siyempre, panahon na naman ang ating pag-aaral ngayon at hindi masasayang ang ating panahon ngayon para pag-usapan ang ibang mga halaman pa na pwede ninyong alagaan sa loob ng inyong bahay. At isa na nga dito, ang tinatawag nating, yan, this is called Euphorbia horrida. Ayan, from the name itself, horrida, para nakakatakot, di ba? But actually, dun sa kanyang imperfections na kanyang makikita natin sa kanyang paligid, dun makikita natin yung kagandahan ng ating halaman. Okay? Ito ay tinatawag natin, tinatawag din siyang na African milk barrel. Okay, African milk barrel. Kasi nga, the reason behind that name is, pag siya ay nasusugatan, nagpo-produce siya ng maraming saps o yung tinatawag nating latex or latex. Na kung saan nagmi-milky, parang milk yung tumutulo sa kanya, sa kanyang sugat. This particular plant is an origin of South Africa. Okay? So ito makikita to sa mga areas na syempre mga rocky type na mga hills. So doon siya tumutubo usually. So description, so we are going itong ganitong klase ng halaman, yung pinaka center niya which is colored green is actually yan yung tinatawag nating stem. Tapos yung kanyang spines, itong ating mga tinik na yan, yan ang tinatawag nating modified leaves. Pero yung process ng photosynthesis, dun siya sa center nangyayari. Kasi ngayon yung color green. So, this is called as a spiny succulents. Okay? Spiny succulents. Okay? And as you can see, meron siyang mga bagong mga anak dyan sa tabi o yung tinatawag nating offset. Kasi yun yung kanyang nature. So, yung pag siya ay ang ganitong klase ng halaman, dumadami siya sa side. So siguro later on pag nagkaroon ako ng medyo maganda-gandang pot, nakahanap ako ng maganda-gandang pot, I think pwede ko na siyang ilagay sa mas malaki para magkaroon na siya ng mas maraming offsets. Okay, so this particular plant, siya, as you can see, erect yung kanyang pinaka stem and cylindrical. So itong kanyang pinaka center, ayan. And hindi ko ma-ano eh, ay 100 to 150 millimeter thick. Ayan. 100 to 150 millimeter thick or yung kanya namang taas, it could range up to 150 centimeters tall. So, ganoon siya kaliit lang. So, maganda siyang ilagay sa loob ng ating bahay kasi nga, hindi siya masyadong agaw pansin at hindi siya masyadong kumukuha ng space. So, as you can see, itong kanyang ribs, ang average nito is 10 to 20 wing-like prominence. So, ibig sabihin nun, yung kanyang pinaka hiwa-hiwalay na yan, 10 to 20 yung kanyang number. So, if you're going to count 1, 2, 3, so 10 to 20 na ribs yung meron siya. Then, yung kanyang spines, yung pinakamalaki niya, ang average yan ay nasa 40 millimeters long lang. Although, sabi nga natin, you have to be careful on this one kasi nga, pag ito ay natamaan yung kids, so definitely baka magkaroon siya ng sugat. At syempre matira yung pinaka spines natin. Flower. This particular plant, nagkakaroon siya ng bulaklak dun sa pinaka tuktok niya, sa pinaka dulo niya. Okay? And that particular flower is just a tiny flowers. Mga marami siyang bulaklak dun sa pinaka dulo na medyo may pag green and yellow. Yellow flower. Green and yellow flower. Dun siya tumutubo. Pero hindi siya yung grupo, kundi bawat isa. Isa-isa, kumbaga. Okay, soil mix. Okay, as you can see, the soil mix that I use here, medyo mataas yung pumice rocks na ginamit ko. Okay, I just put a little bit of humus sa soil para magkaroon siya ng konting nutrients. So, hindi ko pa siya, meron na pala akong nilagay dito. Nilagyan ko siya ng slow-release fertilizer. Okay, para within certain period of time, siguro mga 1 or 2 months, so magkakaroon siya ng support dito sa ating halaman. Then, watering. You have to water this particular plant all year round, okay? Moderately lang, hindi pwedeng marami, okay? So, if I were you have to put this particular plant hindi diretso sa available yung rainwater. No, hindi. Dapat medyo nandun sa pinaka may cover, okay? So,
wala naman tayong problemahin regarding with the watering kasi nga if your soil mix is fast draining, so hindi naman nare-retain yung water sa kanya. So okay lang yung moderately water. In terms of the light, okay, yung available sunlight. So this particular plant requires yung light shade to full sun, okay? So ito kasi partial to kasi nga nasa open siya sa morning. So nakaka-receive siya ng light from the sun from 7 to 10 a.m. Pero yung hapon na yung pinaka hindi magandang klase ng liwanag kasi medyo mainit na yon. So hindi niya to nako-cover o hindi siya nakakuha nun. Okay. So they are saying that this particular plant ay evolutionary convergence. Ano yung ibig sabihin ng evolutionary convergence? Yung pinagsama yung dalawang characteristics ng animal ng plants. Okay? So this one, as you can see, para siyang cactus. Pero ito ay related sa ating natawag na mga euphorbia. O yung mga may mga dahon-dahon na may mga bulak-bulak-bulak na maliit na shrubs, kumbaga. Okay? But in this case, mas mukha siyang cactus. Okay? So, kaya nga sinawag natin evolutionary convergence. Fertilizer, since I put here the slow-release fertilizer, hindi ko pa kasi masyadong nakikita kasi yung effect niya. Pero some of the literature suggests na gumamit tayo ng liquid fertilizer. Mga 2 to 3 times ang paggamit natin, especially during the growing season. Okay? And also, how do we propagate this? Sabi ko nga sa inyo kanina, may bulaklak. So definitely you could have propagation nitong ating plant through seeds at saka yung ating offset, so pwede nating tagalin yung kanyang young plant, young offsets, tapos saka natin i-separate. So yun ang kanyang propagation manner. Pests. In terms of the pests, well, usually ang based on the literature, puro mga millibugs ang kanyang ang usually nagpe-prey dito sa ating plants. Well, sabi ko nga sa inyo kanina, in terms of the toxicity, meron siyang mga saps. So, if that particular saps pumunta sa inyong oral cavity, so there's a tendency of ingestion, so siguro makakaranas kayo ng irritation, skin, at saka yung sa mouth, saka sa eyes. So, pero pwedeng magkaroon kayo ng problema regarding with that. So, I would recommend na kung ganun na nangyari, you have to see a doctor. Or, kung gusto natin naman na wala pa nangyayari at gusto natin talaga pangalagaan ng ating family, we have to keep this away from other people, especially to our kids and to our pets. Okay? So, guys, as you can see, maganda siya sa pots sa maliit sa kulay white. So, even though yung taas, pag nilagay mo to sa common pot natin na brown, hindi siya masyadong mapapansin. So, I would suggest you put this one, yung ating Euphorbia horrida, sa medyo distinct na pots na kulay white so that yung lumabas yung kanyang pinaka-upper portion. So, regarding with this, sabi ko nga sa inyo kanina, there is perfection with imperfections. So, an example of that is this particular plant. So, I think that's all, folks. You're watching Planting with Epp and Grace. Please subscribe and watch our YouTube channel. Siyempre, yung mga nakaraang videos namin, please support us. And also, please visit our FB page, si Maria Gracia at ang Lihim na Hardin. So, with that, guys, happy Euphorbia horrida, and see you next time. Bye-bye!